Opo, si Father Fiel Pareha, pari mula sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. 32 years old, batang-bata pa at magti-3 years pa lamang sa ministry bilang isang pare sa darat. Ngayong buwan ng Pebrero, nag-3 years. No? Mm-hmm. So, yun po, active sa social media evangelization. So, kung nakapollow sila sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, no, sa Spotify, siguro kahit saan nandun si Father Pia. Ako, nagka-interest ako. Second year college na ako noon eh. Pero wala sa isip ko na magpapari ako. Kumbaga sa bucket list ng buhay ko, pangarap ko sa buhay na maging, wala talaga yung pagpapari. Oh. So, ang nangyari noon, bata ako, yung kuya ko talaga active sa simbahan. Mm-hmm. So, isa siyang altar server. So, nakikita ko siya, sabi ko parang ang cool yata maging altar server. So, sumali ako, pero hindi rin ako nagtagal doon. Tapos, nag-choir ako, naging active sa youth. Doon talaga yung parang nagsimula pa unti-unti. Mm-hmm. Yung mga katanungan, lalo na kapag binigyan ka ng formation. Opo. Tungkol sa vocation, sa buhay, pagpapari, pag-aasawa, or single blessed. Nagkaroon ako ng idea. Doon pa lang, parang nagkaroon ng interest. Pero, at the back of my mind, wala talaga. Mm-hmm. Parang iniisip ko, salbahing bata ako. Parang hindi, yung quality ng isang pare or nagpapare, wala talaga lahat sa akin. Mm-hmm. So, second year college ako nung tinry ko. Even dun sa pag-take ko ng exam, wala pa rin sa puso ko yung kinapasukan ko. Tinatry nyo lang po talaga, Father? Oo, try lang. Tapos, pagpasok ko, kasi una akong pumasok sa religious life. Mm-hmm. Sa mga Franciscan, sa mga Capuchin. So, nung nandun ako, dun ko nagawang mahalin. Mm-hmm. Yung we cannot love what we do not know, sabi nga. So, doon nung nagkaroon ako ng knowledge, experience, no, ganito pala yung buhay ng isang nagpapare, isang religious. So, doon paunti-unti. Doon nadadam ako talaga na parang tinatawag talaga ako ng Panginoon. So, kung before wala sa bucket list ko or sa interest ko, parang ngayon natututunan kong mahalin itong bokasyon na to. Parang God reveals to me, hindi yung instant eh. Parang pinakita niya sa akin paunti-unti. I consider this journey sa social media evangelization as accidental talaga. So wala talaga sa plano ko, no? Wala sa plano ko na i-expose yung sarili ko sa kahit anong uri ng social media. 2022, so na-ordain ako Feb 14, 2022. So after a month, no, exactly after a month, nagkaroon ng lockdown dahil nga sa pandemya. Opo. Tapos one time, yung pamangkin ko nga sabi, Tito, gawin mo TikTok challenge. Eh ako, ayoko ng TikTok talaga. Dati. Kasi dati kapag sinabing TikTok, eh parang pasayaw-sayaw, lip-sync, kanta-kanta, drama, comedy. Parang ang OA naman, ang KJ naman yan. Kapag narinig nila, o alam nalaman nilang nagtitiktok ka, parang iyo, parang gano'n, no? Parang may stigma before. Pero ngayon, lahat nagtitiktok na yan. So, yung tinry ko, pero sabi ko, lagyan natin ng twist. Kasi nahihiya ako kasi pari ako. So, yun yung wipe it down challenge. At dun, yun yung naging viral na first video ko sa TikTok. Pero sa TikTok, hindi ko siya pinublic. Pinrivate ko yung video kasi nahihiya nga ako. Pero pinusto siya sa Facebook. Yes po. So, unang nag-viral yun sa Facebook talaga. Hey guys! Welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Tayo pa rin ay nandirito sa Santo Rosario Parish. Dito lang yan sa Magalang, Pampanga.
At kasama pa rin natin si Father TikTok, Father Fiel Pareha. Ano nga ba ang maibabahagi niya sa mga kabataan? At papaano nga ba ang tamang paggamit ng social media? Sama-sama nating alamin yan dito lang sa Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Father, in this time po, ano po, upon making the videos po and all, in-expect nyo po ba or dumating po ba sa inyong mind na baka sakaling mag-viral itong video na to, baka sakaling maging famous ako, yung mga ganun po, ano po yung nafe-feel nyo kapag naglalakad po kayo sa kung saan man at may nakakakilala po sa inyo, Father? Una, dun sa mga videos na ginagawa ko, content creation. So, pagkagawa ko, pagka-edit ko, pagka-post ko, hindi ko binabalikan na. Aha. So, bahala na if this video will become viral or not. Mm-hmm. So, basta na pahayag ko yung mensahe, the gospel, that's fine with me. Mm-hmm. Kahit hindi siya nag-viral, kahit konti lang yung views. Mm-hmm. Kung maraming naabot na tao, thanks be to God. Mm-hmm. Siguro after 1 week or 2 weeks or a month, dun ko palang babalikan. Makikita. Mm-hmm. So, yun. Tapos kapag may naglalakad ka, minsan may nakakakilala. Mm-hmm. May nakakakilala. Eh, nahihiya naman akong hindi sila pansin. No? Tapos sasabihin ko, kapag sinabi lang nakafollow sila, nagpapasalamat ako sa kanila. Mm-hmm. Because they too now become agents of proclaiming the gospel. Mm-hmm. No? How does it feel po, Father? Masaya ako. Mm-hmm. Masaya ako na maraming naaabot yung salita ng Diyos. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano naman po yung mga advantage and disadvantage po? Advantage. So, yun. Masaya ako kasi maraming naabutan ng salita ng Diyos. Disadvantage, I don't really consider it as disadvantage. No? Pero yung mga siguro tagpo na siyempre gusto mo pag-isa. Well, given the fact na that I expose myself and I put myself in public sphere. So, given na yun. So, pero yan, pag minsan, kapag nagdadasal kang mag-isa, siyempre, nag-walking ka, nag-meditate, yes, may makakakilala sa'yo, magmamano, that's fine with me naman. Mm-hmm. So, technically, in general, wala naman disadvantage. So, masaya, mm-hmm. natatouch ako na maraming natatouch ang salita ng Diyos. Mm-hmm. Amen. Magbabalik ang Mama's Boys, Mama Mary's Boys after a few reminders. Would you like to be greeted at ma-shoutout online? This is your chance para makasama at mag-greet every episode. I-message lang sa Limang Siglo Facebook page ang inyong mga shoutout at abangan na ma-post ito the following week sa episode ng Mama's Boys. Hihintayin namin ang inyong mga pa-shoutout, guys! Kayo pa rin ay nanonood ng Mama's Boys, Mama Mary's Boys. I-like, share at subscribe natin ang aming Facebook page at YouTube channel. Alam nyo ba na isa sa mga ginawa ni Father Fiel during the pandemic na ayaw niyang ipagsabi, pero sasabihin ko na rin, ay ang pag-o-offer niya ng misa sa Balik Pilipinas Balik Pampanga Quarantine Facility sa New Clark City. Kahit delikado ay hindi niya ininda makapagbigay lamang ng serbisyo. Baka si Father Fiel yarn! Now, back on our interview with Father Fiel. Advantage. So, yun. Masaya ako kasi maraming naabutan ng salita ng Diyos. Disadvantage, I don't really consider it as disadvantage. No? Pero yung mga siguro tagpo na siyempre gusto mo pag-isa. Well, given the fact na that I expose myself and I put myself in public sphere. So, given na yun. So, pero yan, pag minsan, kapag nagdadasal kang mag-isa, siyempre, nag-walking ka, nag-meditate, yes, may makakakilala sa'yo, magmamano, that's fine with me naman. Mm-hmm. So, technically, in general, wala naman disadvantage. So, masaya, mm-hmm. natatouch ako na maraming natatouch ang salita ng Diyos. Mm-hmm. Amen po, Father. Pero po, sa dami po ng ginagawa nyo sa parish work po, and then sa social media life po, may mga free time pa po ba kayo,
Father, may sabi nyo nga po kanina, me time po. May mga hobbies po ba kayo? Mm-hmm. Or interest kapag nagkakaroon kayo ng me time? Mm-hmm. Ang naging me time ko ngayon, yung paggawa ng content. Yan na po. So, naging hobby siya. Mm-hmm. No, sa social media, so continues yung pag-explore ko. Kung paano ko pa mapapabuti yung ginagawa nating pag-mission. Mm-hmm. No, nagbabasa, tapos nanonood kung paano yung tamang pag-edit. Mm-hmm. Or mga ganun. I just want to give really myself to this mission. Pero yung mga me time, kapag may free time ako, I spend it with my family. Mm-hmm. And umuwi sa bahay, o kaya naman, magbe-break, magkape muna tayo. Mm-hmm. No, coffee break, tapos just enjoy the nature, ganyan. Yun pa rin. Tsaka pagbabasa ng libro. Mm-hmm. Nandun pa rin yung pagbabasa ng libro. Father, sabi nyo po, naging mission nyo na po ang... isa rin po sa mga naging mission nyo ay ang social media. Ano po? Ano po yung ma-advise nyo po sa mga future na priest na kagaya po ninyo na gusto nilang pasok? Actually po, marami na pong pumasok din into the social media world. Ano po? Pero yung sa mga iba po na gusto pong pasukin itong social media, ano po yung ma-advise nyo po sa kanila na first na dapat po nilang gawin? Mm-hmm. Una talaga yung sinasabi ko, do not be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot kasi una sa lahat, it is the word of God, it is the Lord that you are proclaiming. No? Parang just allow yourself to be used by the Lord as instrument para mas marami pa yung mabigyan at madatnan ng salita ng Diyos. Tapos, just give yourself. If you see yourself na mayroong passion sa editing, mm-hmm, or sa pagsasalita, ayan, use it. Gamitin mo yung mga God-given talents mo. Walang sayang. No? Walang sayang. Huwag matakot. Huwag mahiya. Ako ay introvert talaga. So, napakalaking challenge talaga sa akin na humarap sa camera. Mm-hmm. Natatandaan ko noon, nagsisimula ako, siguro kahit mga 20 takes meron ako just, mm-hmm, to film a 1-minute video. Oh. No, as an introvert. Mm-hmm. No, pero alam mo, naging ano yun, healing process din sa akin yun. Mm-hmm. Yung araw-araw akong nakaharap sa camera, tapos pinapractice ko yung sasabihin ko, parang hanggang sa naging nakasanayan mo, naging healing process din siya sa akin. Mm-hmm. Kaya it is a gift din para sa akin sa part ko yung nangyari, mm-hmm, na pagpasok ko sa social media. So yun, huwag matakot and trust everything to the Lord. Mm-hmm. No, if it is called by God, no, hindi ka naman niya pababayaan. Amen. Hindi ka pababayaan. Alam mo, napaka-thankful ko sa TikTok. Why? Nung dati, ako yung unang pare na nag-TikTok. Mm-hmm. At talagang, hindi ko ma-describe, parang nahihiya talaga ako. Mm-hmm. Kasi wala eh. Walang bakas ng simbahan, mm-hmm, or salita ng Diyos na nasa TikTok. Na from the Catholic Church. So sabi ko, okay, so umpisahan natin. Nahihiya ako noon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi naman para sa akin din. Mm-hmm. So, hindi ako matatakot. So, I offer it to the Lord. Lord, mm-hmm, kayo na pong bahala. Nung nag-i-start na ako mag-film ng mga prayers. Mm-hmm. Tapos yun, and now, ang dami na namin pari sa TikTok. Amen. Oo nga po. Natutuwa talaga ako na marami namin mga sisters na din, yes, mga pa. Religious, mm-hmm, even lay Catholic preachers, mm-hmm, no, nasa TikTok na din. Tuwang-tuwa ako. Pinagdasal ko yun. Sabi ko, Lord, sana dumami kami dito para yung mga bata. Kasi Gen Z app ang TikTok. Yes po. At isa sa mga programa natin sa mga simbahan, yung actual, is just to gather them inside our church. No? Mm-hmm. Tapos magpa-sports fest tayo, may mga youth day. No? Hanggang dun lang ba tayo? Mm-hmm. Paano yung mga taong hindi, o mga kabataan hindi active sa church? So nakita ko yun din as an opportunity para pasukan yung mundo nila. Mm-hmm. At yun naman,
okay naman din. Mm-hmm. Sa mga videos niyo po, Father, lagi po nating, yung parang pangunang bungad niyo po ay wait, don't skip. Paano niyo po naisip na ganun po yung sasabihin niyo po sa unang video niyo po parati? Mm-hmm. Pinag-aralan ko siya, actually. Mm-hmm. So, madaming, hindi talaga yun yung una kong sinasabi mm-hmm. before. Mm-hmm. Pero, I consider the app in general, yung TikTok nga, mabilis ang ano siya. So, before, ang TikTok ay hanggang 30 seconds yes, lang, mm-hmm. mga ganyan. Tapos dumami, naging 60 seconds, mm-hmm. naging 3 minutes. Hanggang ngayon, ngayon meron ng 10 minutes, mm-hmm. no? Yung extent niya. So, kung mabilis pala yung ano, at mabilis ding mag-swipe yung mga tao, yes, po. Better to put a warning. Mm-hmm. So, dun na ipanganak yung wait, don't skip. Yes po. Kasi kapag nakita nila, ay par, nakapampari yung nasa mm-hmm. video, baka biglang... Boring, nilang, ganun po. Oh, baka boring, ang ganyan, ang wala naman ding ano. So, dun ko inumpisahan yung wait, don't skip. Mm-hmm. Magbabalik ang Mama's Boys, Mama Mary's Boys, kaya huwag kayong aalis. Hello po, ako po si Father Fiel Pareha, and do not forget to like, subscribe, and share Limang Siglo. God bless you! Would you like to be greeted at ma-shoutout wow! online? This is your chance para makasama at mag-greet every episode. I-message lang sa Limang Siglo Facebook page ang inyong mga shoutout at abangan na ma-post ito the following week sa episode ng Mama's Boys. Hihintayin namin ang inyong mga pa-shoutout, guys! We are still with Father Fiel Pareha dito pa rin sa Santo Rosario Parish, Magalang, Pampanga. I-like, share and subscribe natin ang episode na ito to spread the good news and good vibes. Sa mga videos niyo po, Father, lagi po nating, yung parang pangunang bungad niyo po ay wait, don't skip. Paano niyo po naisip na ganun po yung sasabihin niyo po sa unang video niyo po parati? Mm-hmm. Pinag-aralan ko siya, actually. Mm-hmm. So, madaming, hindi talaga yun yung una kong sinasabi mm-hmm. before. Mm-hmm. Pero, I consider the app in general, yung TikTok nga, mabilis ang ano siya. So before, ang TikTok ay hanggang 30 seconds yes, lang, mm-hmm. mga ganyan. Tapos dumami, mm-hmm. naging 60 seconds, mm-hmm. naging 3 minutes. Hanggang ngayon, ngayon meron ng 10 minutes, mm-hmm. no? Yung extent niya. So kung mabilis pala yung ano, at mabilis ding mag-swipe yung mga tao, yes, po. Better to put a warning. Mm. So, dun na ipanganak yung wait, don't skip. Yes po. Kasi kapag nakita nila, ay par, nakapampari yung nasa mm-hmm. video, baka bigla nilang... Boring, nilang, ganun po. Oh, baka boring, ang ganyan, ang wala naman ding ano. So, dun ko inumpisahan yung wait, don't skip. Mm-hmm. Para mag-stay sila, hindi nila agad yes, it's a swipe up yung video. So, mm-hmm. doon hanggang sa nagtuloy-tuloy na that until now, yun yung sinasabi ko mm-hmm. sa mga upon videos. Hearing that po kasi parang nakakainganyo. Ay, sandali, baka may sasabihin si Father na importante. Ano po? Father, ano po yung mga future plans po ninyo? Dito po sa parish po muna. Mm-hmm. So, dito sa parish, more on, yun nga yung path of synodal church, no, mm-hmm. towards a synodal church. Babad sa mga tao, mga programs for them, no? Tapos, ipalaganap yung devotion sa patron mm-hmm. dito sa parokya at yun, formation of leaders, mas babad sa tao siguro talaga mm-hmm. Para mas lalo pang dumami yung bumalik para magsimba. Until now, kasi nasanay sila sa online masses. So, isa sa mga goal natin is how to bring them back mm-hmm. Dito sa simbahan. Mm-hmm. So, may mga plans po ba kayo sa social media? May mga pa-surprise po ba kayo na bago, Father? Pa-surprise? Continue pa rin yung ating segment, yung mm-hmm. daily devotion. So, season 2 na, mm-hmm. kaka-start noong January. Tatapusin hanggang this year,
tapos may magbabalik. Hara, abangan po natin yan. Nasabihin ko na, magbabalik yung panalangin bago matulog. Mm-hmm. So, ito talaga yung nire-request talaga ng marami na ibalik yung panalangin bago matulog. Lalo na yung mga nagtatrabaho. Mm-hmm. Na parang wala, nawawalan sila ng time for formal prayers. Kasi nga, pagod na sila pag uwi nila sa bahay. Parang may nagkwento, parang piniplay nila yung video na nakatulong sa kanila at naging habit nila na magdasal bago matulog. Mm-hmm. Kahit na, yun, pinapakinggan nila yung ginawa nating prayers. No? At least nagkaroon sila ng time para manahimik at magdasal. That unlike before, hindi sila nagdarasal bago matulog. Mm-hmm. So, yun, may magbabalik. Yes. Abangan po namin yan, Father. Ano po? Father, ano po yung inyong magiging advice po sa ating mga youth, no? Especially po, kayo po ay nasa social media world. Kayo po ang mas nakakaintindi dahil bata pa po tayo, Father. Ano po? Mas malapit po tayo sa kanila. Ano po inyong advice, lalo na po sa mga naka-experience ng pandemic? Up until now po, pandemic pa rin po, na-experience pa po natin yan, Father. Mm-hmm. Masasabi ko sa mga kabataan yan, follow your heart. Doon sa puso natin, doon nananahan si Jesus. No? Parang ito yung sanktuaryo niya. If we listen to our heart, if we listen to Jesus, lahat ng takot natin, lahat ng pangamba natin sa buhay, no, ay mapapawi, mawawala. Sapagkat alam natin kasama natin si Jesus. No? Listen and follow your heart. Amen. Father, lastly po, ano po ang inyong advice po sa mga TikTokers po at into the social media na mga personalities po na nakatutok po sa inyong channel? Mm-hmm. So, una, salamat. No? Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa salita ng Diyos. Mm-hmm. No? Pagkatapos sa mga fellow content creators ko, lalo na sa mga Catholic preachers, no, sa lahat ng platforms, just continue what you are doing, no? And always always be clear to the mission that it is Jesus that we preach and not ourselves. Invite po natin sila, Father, sa inyo pong mga social media platforms. Yung pong hindi pa po naka-subscribe sa inyo ay mag-subscribe na po. Invite po natin sila. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon dito sa programang ito, in-invite ko po kayo na you can follow our content sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, no? Just search Father Fiel Pareha and be transformed and inspired by the Word of God. Thank you very much po, Father, sa inyo pong time. Despite your busy schedule po, pinagbigyan niyo po kami dito sa interview to. Thank you very much po. It's my pleasure. Manghingi po kami ng konting prayer, short prayer po sa inyo, Father, para po sa ating mga viewers. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat lagi niyo po kaming ginagabayan, hindi niyo po kami pinapabayaan, at patuloy po kayong nagpapadala ng mga taong magbibigay sa amin ng inspirasyon at magpalaganap ng salita ng Diyos. Nawa, basbasan niyo po kaming lahat na sa aming pang-araw-araw na buhay, makita namin ang galaw ng iyong mapagmahal na kamay. Nihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Once again po, thank you very much po, Father, sa inyo pong time. Thank you din po. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataraishine!